So habang hinihintay natin na mabuo yung ating eyes dito sa loob ng machine natin, which is papakita namin ulit sa inyo, kasi for sure nakita nyo na yung previous vlog namin about this one. So papakita namin ulit sa inyo. So habang hinihintay natin, let's answer some questions sa ating YouTube videos, okay? So a lot of you have been asking me different questions sa lahat na gusto mag-start ng kanilang eyes business. So, eto na, no, sasagutin na natin. So, I have here several questions and also shoutout na rin natin sila. Alright, so, Miss Mitch, no, sasagutin natin. So, let's start kasi syempre, nandito yung mga expert natin sa eyes business, okay? So, yan. Eto, hello po kay Sir Capon C. Okay, hi Miss Joyce, we have an existing water refilling station and we want to have at least pang beginner na ice maker. Any machine ice maker na pwede mo ma-recommend sa amin? Thank you in advance. So, alright, so to answer your question, eto, yung may water refilling station, I think, Miss Mitch, no, maganda tong question na to. Bagay talaga yan. Ang ating ice business, ka-partner na talaga yan na may mga existing water refilling station. So sa question ng ating viewers, kung ano ang pinakamaganda na ice machine capacity sa kanila, we can suggest 300 kilogram or 500 kilogram. Bakit ganun kalaki agad? Kasi ang ating water refilling station, may market ka na agad. You can always market purified ice cube and you can always market out in the different areas like you may mga coffee shops, may mga milk tea shops, retails, and you can able to sell it for wholesale, which is magkakaroon ka na ng market. Ganun siya. So, kasi nag-jump off ako sa 300 and 500 kilogram. Kasi sayang yung 24-hour production kung may market ka na. If you stick to like 100 and 200 kilogram, sayang yung 24 hours production, yung oras, and then yung production din, di ba? Mag-commit na tayo on getting 300 and 500. Okay. So, yun nga, sinasabi ni Ms. Mitch, no, may resources na tayo and unang-una, may bebentahan na tayo. So, might as well, no, sagad-sagad din na natin. Yes, exactly. Alright. Ayan. So, thank you for that. Okay. So, next question ay kay Mahiwaga20947 number. Okay. So, itong question niya. Ano po usually ang challenges ng ice business that we need to consider? Po. Thank you. Ang ganda ng question na to. Yes, exactly. This is my chance na din para malaman ng lahat kung ano ba talagang pinakakalaban ng ice business. Number one is yung maintenance itself. Dapat ikaw mismo may initiative ka to know kung paano mo i-maintain yung machine mo. Kasi we have like previous experiences na yung mga customers, they are not willing to learn how to maintain their machine. Kaya ang nagiging result is nagkakaroon ng problem ang unit. So, ang pinaka lagi mong i-consider is yung maintenance mo and then yung water source mo. Kung alam mo na i-maintain yung machine mo, you know, preventive maintenance is the key on experiencing the efficiency of the unit and longer life, diba? So, you better know how to maintain and you better know how to check your quality source ng water mo. At saka una-una, syempre nag-invest tayo sa machine. Dapat alagaan talaga natin. Alright, so next question ni Truly Lean TV. Hello po, planning to do a small ice business din po. Magkano po kaya ang kapital sa ice tube machine? Okay, so for this capital, no, it will range up to 150 up, okay? So it depends kung gaano yung capacity na kailangan nyo for your business. So first, identify the market, kung nasan kayong lugar or pwesto, and then dun tayo magbe-base. So with that, we can guide you on what kind of machine na dapat kunin nyo. Alright, so next question, Avelino Chavez, 6741. Ma'am Joyce, bakit po kaya nagkakaroon ng yellowish, brownish yung ice cube po namin? May 4 filter layer naman po yung machine namin. Alright, siguro si Sir, ito meron na tong existing na ice business. So, let's answer this question. Yellowish things in our ice machine, ang pinaka-cause niyan yung water self itself. So, ibig sabihin, masyadong madami yung minerals ng water source nyo, kaya madami ding yellowish. Ang ma-advise ko dyan, hindi kasi
kasi mape-prevent yan. Mm-hmm. Ang mga advice ko dyan, it's either you upgrade your filtering system to RO, reverse osmosis, or get a higher capacity purification system. Or if hindi yun kaya ng budget mo, syempre medyo mataas yung mga heavy duty purification system natin. Might do maintenance, changes of filters every 2 to 3 weeks. Ganon okay. siya. Kasi so, hindi mo talaga siya mape-prevent. It's part of the water source itself. You just need to maintain it. Okay guys, so this is a very important question. No? Kasi ito talaga yung before you jump into this kind of business, yeah. that's the reason why na kailangan yung talagang humanap ng magsusupply sa inyo na talagang expert or alam kung ano yung ginagawa. So we don't just jump into a business na hindi natin alam gawin, and we need syempre mga guidance from the supplier na meron ng experience when it comes to this kind of business. Para mas guided kayo at mas magawa nyo ng maayos yung business nyo. Alright, so that's the reason why we're here, no? Tayo nila Miss Mitch, to really guide you and for you to get the right supplier para sa inyong future ice business venture. Alright, so yan. Thank you so much, Miss Mitch, for answering these questions with me. So thank you so much, guys, for watching. Sa mga interested, no, to have their own ice business, yan, you can DM us para mag-guide namin kayo. And you can follow my our page. Ilalagay ko lang yung link dito sa description box. So yeah, kita-kits tayo doon. Okay, thank you so much, Mi Familios. Bye. Thank you, Miss Mitch. Oo nga pala, hindi lang yung mga gustong mag-start, no, ng ice business nila, yung pwede nating i-cater dito, Miss Mitch. Pwede natin yung mga may gustong mag-upgrade, yung may mga existing ice business na, and you think na, yes, oo, maraming ganyan eh. Alright, so yung mga yan, yung we can also offer kasi we are very proud of our machine. This is, I think this will be a better upgrade for you guys kasi we have our machine na made from Taiwan. So makikita nyo naman, ipa-flash natin dito sa video din, yung mga special features ng ating machine. And we can offer you, no, we can offer you different capacity ng machine na we start from 100 up to 1 ton. So yan yung mga machine na pwede namin i-offer sa inyo. And syempre, if you have special, kumbaga may higher pa kayo na requirements for the machine, we can talk about it. Yes. Pwede natin pag-usapan yan kung paano natin siya. We also offer industrial units. Yes. Oh, yun. Industrial units. So, yan. Okay. So, yun lang guys. So, I think papakita na natin, no, yung pagbagsak ng ice natin dito. Ito na ang ating ice. Kita nyo naman yung quality ng ice na ginagawa niya. As in solid, gun solid talaga siya. And then, since this is the first drop pa lang, as time goes by, mas mag-i-improve pa yung ganda ng yelo. Nel, tikman mo nga, masarap yung ice. So, pwede pa siya ipantik pa, no? Actually, ito sobrang heat na nga kanina, nahirapan siyang i-release. Kaya nag-release ng super hot gas. This is the 300 kilogram. Ganda ay, sir. Ganda. Matigas na matigas, oh. Maubos na yung kape mo, hindi pa tunaw yung ice. Diba? Kasi mga susunod pa.